FYI is back with Madam Nelly Punsalan, ang DOL Division Head, and with Vice Governor Ramon Lacbain. Ngayon, meron po mga pagkakataon na ang nanay sabi sa anak, kumuha ka ng nurse, pero ang gusto pala niya ay computer literacy o computer hardware. Ito po ba'y parte pa rin nung pinag-uusapan natin, Madam Nelly? Opo. Kaya po doon sa career advocacy coaching na ginagawa po namin, career counseling, kasama po doon na tinitignan kung ano yung interest at skill ng bata. Kasi katulad nga po ng sinabi nyo, computer, kung wala naman pong hilig yung bata sa pagkakalikot ng computer, so talagang hindi po magsasucceed yung bata sa kanyang piniling kurso. Okay. So may gusto ko pang ipaliwanag dito, Vice? Opo, opo. Totoo po yan. Kaya nga po, alam nyo, maganda po yung nangyayari din ngayon kasi sa ngayon nga po talaga mas binibigyang diin po na yung tinatawag nating guidance sa career. Kaya nga po ngayon sa PESO kasama na rin po sa aming inaasikaso ay yung career advocacy. At meron na nga po ngayong mga eskwelahan po na nire-require na dapat magkaroon po ng tinatawag na career advocate. Kasi napakahalaga po talaga na yung mga bata na bago sila magtapos ng high school ay makagawa ng tamang desisyon kung ano po yung magiging trabaho nila in the future. Kasi po sa experience namin as PESO manager, kahit po araw-araw kami mag-jobs fair, kahit araw-araw kami mag-conduct ng recruitment activity, pero kapag po yung mga applicants namin ay hindi po nagmamatch yung kanilang kinuwang kurso o kaya yung mga personal qualifications nila doon sa mga bakanting trabaho, hindi po sila matatanggap eh. Kaya kumisan nga, ang masakit pong nangyayari, ang daming bakanting trabaho, ang daming naghahanap ng trabaho, pero hindi nagmamatch, kaya hindi pa rin sila mabigyan ng trabaho despite the fact na ang dami pong job vacancies. Kaya ho, importante talaga na yung mga kabataan natin ay makagawa ng tamang desisyon kung ano po yung dapat na maging trabaho nila. In fact, dapat nga talaga alamin nila ano ba yung mga in-demand jobs ngayon. Anong kurso ang kailangan para sa trabahong yan? Anong mga qualifications pang personal ang dapat meron sila? And then kung ano po yung in-demand jobs, dapat yun ang kunin nilang kurso. Kung gusto nilang magkatrabaho pagdating ng araw, hindi yung meron lang silang pinag-aralan, wala naman silang trabaho. Okay, Madam Nelly, nung araw sabi nila pagka ang isang paaralan vocational school. Ah, sabi nila vocational school lang yan. Pero ngayon masyadong in-demand ang vocational, no? Dahil mukhang ito ang nasa merkado. Opo, lalo na hindi lang po sa abroad, pati po locally. Kasi kung titingnan mo po, lalo na sa mga manufacturing natin, ang office work ko konti lang po. Pero karamihan nasa production area. At ang skill na kinukuha, yun po mga VocTech skill. So karamihan sa isang manufacturing industry, kung minsan 10% lang po ang nasa office work, 90% nasa production area. At yan po ay mga VocTech skill lang kailangan. Napakagaling mo, Madam Rosalinda Baldos. Nung araw, alam po ba ninyo, best friend ko yan, at nung araw, ang pinag-uusapan namin yan, puro mga deployment bound for Japan. E ngayon, nabibigla ko, katulad nito, meron kang binanggit doon sa, anong tag mo dito, mid-year assessment. May binanggit ka dito na establishment of school-based PESO. What do you mean by this, Madam Punsalan? Opo, yung aming establishment of school-based PESO, hindi lang po mga local government units ang ina-accredit natin as PESO, kundi pati school-based din, kasi kung minsan po, para yung referral and placement po ay pwede nang gawin ng mga eskwelahan sa kanilang mga graduates na bago pa man po sila gumraduate, kung minsan partner na po natin ang mga eskwelahang yan na mag-conduct ng mga local recruitment agency, mga authority, mga special recruitment authority, o kaya even job fair doon sa kanilang campus na ang client po nila ay yung kanilang mga graduates, or pwede rin po silang mag-refer ng diretso sa mga kumpanya yung ating mga school base. Now, kailangan liwanagin sa akin ni Vice Governor kasi kanina napasama ako sa MOA signing dito. At meron po tayong mumunting paaralan dyan sa San Marcelino, yung GIS Institute of Technology. Vice Governor, ano bang ang magiging responsibility ng GIS Institute who are giving scholarship, pre-studies dito sa ating mga estudyante? Kagaya nga po ng nasabi ni Ma'am Nelly, yung pong Public Employment Service Office, hindi lang po ito matatagpuan sa mga munisipyo natin, ano po, sa ilalim ng local government unit. Kung hindi, maganda rin po na meron din tayong PESO
o Public Employment Service Office mismo doon sa ating mga tertiary schools, no, yung mga vocational technical schools natin, yung mga colleges and universities natin, which is yun po yung ginagawa natin ngayon sa Zambales. Dahil actually yung mga applicants po namin doon nang gagaling sa mga technical schools natin yan, doon sa mga universities and colleges natin yan eh. Kaya sa Zambales ang plano po natin, lahat po ng mga tertiary schools kasama na po yung GIS Institute ay magkaroon po ng PESO. Dahil po ang plano po natin, yun po mga estudyante, actually pag-enroll pa lang nila, kasi high school graduate na yan eh, technically speaking, employable na sila, pwede na silang magtrabaho. So pagpasok po nila sa school, pwede na silang pumasok agad doon sa labor market information, pwede na silang pumasok doon sa skills register system, pwede na silang pumasok doon sa field job net ng PESO ng paaralan. And then ang gagawin na lang ng paaralan, bo, nakatapos siya ng first year, i-update na lang yung kanyang record hanggang sa siya ay makagraduate, i-update ang record para po yung sinasabing recruitment online ay pwede nang gawin doon mismo sa paaralan. At kapag meron po kami mga activities sa PESO, pwede pong i-course through na rin namin sa mga school-based PESO yung mga announcements para yung mga estudyante will be informed and will be invited to participate in all our activities that are related to employment. Because in the end, mas maganda nagtutulong po yung munisipyo, yung mga paaralan natin, at yung mga private companies natin na masiguro na yung mga estudyante natin ay magkakaroon po talaga ng trabaho. Ayan, kita naman ninyo. Pag tinanong mo si Vice Governor, dare-darecho, alam na alam nyo, sinasabi, Madam Nelly Ponsalan, marami tayong mga TBIs o training vocational institutions na nabigyan na lamang ito ng permit. Ngunit pag tinignan mo yung kanilang mga pasilidades ay medyo kulang. Like sa amin ho, sa GIS, pag sinabi mong ang kinukuwang kurso na yung bata housekeeping, diba, pag pinunta mo yung isang kwarto namin doon, talagang kala mo nasa loob ka ng hotel. And at the same time, may kaakikibat itong laundry para knowledgeable siya doon sa housekeeping. Pag sinabi mo namang bartending, andun din ho yung bar. Ano ho? Pag sinabi mo namang front office, may lobby. Ito po ba'y tinitignan din ng Department of Labor? Opo, actually po yung DOLE, isa po sa mga attached agency niya na nagmo-monitor at nagre-regulate ng ating mga VocTech schools ay ang TESDA po. So, attached agency po ng DOLE ang TESDA. Yes. So, yung gano'n pong mga eskwelahan na VocTech po ay minomonitor, tinitignan po talaga ng TESDA. Kung sumusunod sila sa mga regulations at facilities ng kanilang mga binibigay na training. Alam mo, Vice Governor, kung ba't ko tinong kay Madam Nelly yan, marami ako nakikita, natutuklasan, ano? May mga ibang mga tech book sa Maynila, ah. Nagtataka ako, 10 kurso, pero tatlo lang yung kwarto. Paano na pagkasa, walang laboratory to? Kaya nga po, kapag gano'n, nasasacrifice naman po yung quality of education. Kaya nga po, dapat talaga doon din ho magigpit yung ating mga government agencies, lalo na po yung TESDA dahil sila po nag-accredit ng mga eskwelahan na yan, na kung talagang hindi rin lang po kumpleto sa facilities o sa laboratory yung mga paaralan, ay huwag ho nilang payagan kasi po mahirap po yung nagtapos ang estudyante na wala naman talaga natutunan. Ayan. Marami pa tayong liliwanagin kay Madam Nelly Ponsalan, kay Vice Governor Ramon Lacbain, ngunit kailangan natin maghanap buhay sa pagbabalik ng FYI. This portion is brought to you by Walter Sugar-Free Wheat Bread, the first and only bread tested to be zero in sugar, low-calorie, cholesterol-free, with high amount of vitamins and fiber, tastes so good even without sugar. Ang larong minahal ni lolo't ni lola, nanay at tatay, 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game! Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes Pro. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo, may panalo! Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide.